May Judas ba dito? Nakakatawa sa tuwing nasapit ang mga mahal na araw. Nagtuturuan ang mga pinipiling gumanap na apostol kung sino ang magiging Judas. At kapag nandito na, hugasan ng mga paa, tapos may damit at nakasulat yung pangalan ng bawat apostol, yung mga nanonood na gusyoso, sino kaya ang Judas? Tanungin ninyo yung mga gumanap na Judas at naging tampulan ng tukso. Indeed, ayaw nating matawag na Judas. Ayaw nating ituring na Judas. Ayaw nating maging Judas. Pero alam po ba ninyo, kung hindi tayo mag-iingat, pupwede tayong maging Judas. Kaya pag nilaya natin ang naging pagkakamali, pagkukulang ni Judas, upang tayo makapag-ingat na hindi maulit yung ginawa niya. Yung ginawa niya, by the way, ay hindi lamang yung pagbenta niya kay Kristo, ha? Hindi yun yun. Hindi lang yun. Culmination lang yun. Kasugdulan lang yun ng kanyang kasalanang matagal na niyang inalaga. Ng kanyang kasalanang hindi niya kailanman isinuko sa puong may kapal. Kaya lumala at nagbunga ng mas matinding pagkakasala hanggang si Jesus nga na pinakamahalagang biyaya sana na hindi dapat ipagpalit sa pera ay pinagpalit niya. Kaya lubhang ganun na lamang ang pag-iisisi niya. Again, ulitin ko, ang pagkakasala ni Judas ay hindi lang yung si Kristo ay binenta niya. Culmination lamang yon ng matagal na niyang pagkakasala. Makahulugan yung sinabi sa atin ng ebanghelista sa ebanghelyo. Talagang si Judas ay may issue sa pera. Mahina talaga siya sa pera. Magnanakaw talaga siya. And I believe, alam yun ng Panginoon. Kaya nga tinawag siya. Tinawag ang mga disipulo hindi lamang upang magpahayag ng kaligtasan sa mga tao. Tinawag ang mga disipulo upang sila rin muna ay mailigtas ni Kristo. Ano ba yung ililigtas yung iba? Hindi muna sila? Sila muna. Kaya nga, bago sila isugo, sila muna ay pinakisamahan niya. Sila muna ay kinapiling niya, kinasama niya upang baguhin sila. At isinangapo si Judas sana. Si Kristo ay hindi tumawag ng kanyang mga disipulo nang hindi niya alam ang ginagawa niya. Alam niya ang hilat siya ng bituka ng mga yan. Alam niya ang kalakasan at kahinaan ng mga yan. At ang kanyang layunin bago isugo sila, ang baguhin muna sila. Nakalulungkot nga lang kung bakit hindi yun nangyayari kay Judas. Isipin niyo siguro, Father, kung nagbago si Judas, edi hindi tayo naligtas. Hoy! Isipin ba ninyo na kung hindi nagkanulo si Judas kay Kristo, hindi mamamatay si Kristo sa Kalbaryo? Huwag ganon, mali yun. Kasi parang sinasabi mo na ang kaligtasan natin ay nakasalalay kay Judas. Kahit na hindi nagkanulo si Judas, mamamatay pa rin si Kristo. Maliligtas pa rin tayo. Kaya ialis po nyo yan sa isip ninyo. Yun yung punto kong kaya rin tinawag ni Kristo si Judas ay upang baguhin ito. Unfortunately, kung bakit si Judas ay hindi nagbago, sa kabila ng chance na ibinigay sa kanya, sa kabila ng mga biyayang ibinigay upang makapagbago siya, si Kristo ay kasama niya for 3 years. Nakakakwentuhan, nakakabiruan, kumakain, nasama siya, natutulog siguro, magkakatabi sila, at narinig niya yung mga sinabi niya. Maaring hindi narinig ng iba, narinig niya sapagkat disipulo siya. At yung mga himala, hindi niya kinakailangan makipagsiksikan pa para makita lang. Kitang-kita niya sapagkat nandun siya. Akalain mong lahat ng ito ay hindi naging sapat upang magbago siya. He was given the chance. He wasted the chance. Nasaan nung kulang? Nasaan ang mali? Para sa akin, makikita natin ito sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, tinawag niyang pagkakasaya yung pagbubuhos sa mga paa ni Jesus ng pabango. Ayaw niyang ibuhos. Gusto niya kung may ibubuhos diyan, konti lang, huwag lahat. O kung magbubuhos man, yung mura lang. Huwag yung napakahalaga, yung tubig na lang. Kasi ganun siya, hindi buhos, hindi lubos ang pagsunod niya. Yun ang pagkakaiba ni St. Matthew sa kanya. Imagine si St. Matthew, kahit papano, may issue din ito sa pera kasi malaki kita nito, publikano ito. At si St. Matthew, tinawag ni Kristo samantalang nagkakasala ito, samantalang nasa sa kanyang harapan, limpak-limpak na pera. Susunod ba ako?
pag sumunod ako dito, iiwanan ko ng lahat to. Pero hindi sinabi ni St. Matthew, sunod ako, pero paminsan-minsan babalik ako dito. No. Pagtayo ni St. Matthew, iniwan niya ang lahat. Kinalimutan niya ang lahat, hindi na siya muling lumingon pa sa pinanggalingan niya. Sapagkat nakita niya ang tunay na treasure si Kristo na dapat ay pahalagahan niya. So buong-buo, lubos-lubos, buhos na buhos ang naging pagsunod ni St. Matthew kay Kristo. Hindi ganun si Judas. Nagtira siya. Inalagaan niya yung kasalanan niya, hindi niya sinerender sa Diyos. Sinabay pa niya sa kanyang pagsunod sa Diyos. So, kamusta tayong mga tagasunod ng ating Panginoon? Kamusta tayong sumusunod kay Jesus? Buhos ba? Lubos ba? Ubos? O nagtitira tayo? Kasi tulad ni Judas, yes, we want to give something, but not everything. Alam po ninyo, ang demonyo, napaka-panlin lang yan. Kaya nga tayo nagkakasali, sapagkat mapanlin lang siya, naloloko niya tayo. At isa sa panlulokong ginagawa sa atin ng Diablo, yung kumbinsihin tayong okay lang, ayos lang, kaysa naman nagpapakasama kang talaga, okay lang yung sumusunod ka sa Kanya, kay Jesus, at sumusunod ka rin sa Diablo. Pagsabayin mo. Ito yung katwiran ng mga taong, oo nga, hindi ako kabaitan, pero hindi naman ako kasamaan. Oo, babaero ko, pero hindi ko naman pinababae yung mga anak ko. Oo, hindi ako nagsisimba, pero wala akong inargabyadong tao. Oo, illegal yung ginagawa ko. Pero may natutulungan ako. Yun tayo eh. Yun ang gusto ng chaplain. Yun ang sa tingin ko ay naging katwiran at naglaro sa isipan ni Judas. Okay lang na magnakaw, konti-konti lang naman. Disipulo naman ako eh. Nangangaral din naman ako eh. Nagdadasal din naman ako eh. Kasama din ako. Ay, see? Kaya mahook ka. Minsan mas maganda pa. Yata ah, sa palagay ko yung tuloy-tuloy na nagkakasala at hindi na gumagawa ng mabuti. Kasi doon mauntog ka pe. Kasi doon, hindi mo naranasan yung kaligayahan ng kabutihan. Kasi puro ginagawa mo ay puros kasamaan. So hindi mo naranasan yung magsasawa ka sa kasamaan. Ayoko na nito. Tulad ng alibughang anak. Ayoko na nito. Babalik na ako sa tatay ko. Pero yung gumagawa ka ng masama at gumagawa ka ng mabuti at aside, mahuhuk ka eh. Okay naman pala yung ganitong nagsisimba. Kahit nagkakasala pa rin. Okay lang naman pala yung ganitong Kristiyano, pero loko pa. Alam mo, namamangka sa dalawang ilog. Kapatid, hindi po pwede natin gawin yon sa pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat mapanlilang ang demonyo. Unti-unti, pag inalagaan na natin at pinangatwiranan ang masamang ginagawa natin, lalala ito at lalamunin tayo. At tulad ng nangyari kay Judas, na nag-culminate nga po sa pagtataksil niya, pagkatatwa niya kay Kristo. Alam po ninyo sa basketball, o siguro sa anumang sports, tapos ang labanan ay score, lamangan ng score. Pinakamahirap na kalaban yung pesky, yung makulit. Pesky mosquito, makulit na mosquito. Yung parang lahat gagawin, matuka ka lang o kaya makagat ka lang. Lahat gagawin, matalo ka lang. Never say die. Kaya dati, ako talaga San Miguel ako eh. Bago ko mag-Hinebra. Nag-Hinebra na lang ako kasi eh. Ano ba naman, San Miguel? Talo na naman tayo. Kasi ang Ginebra, never say die talaga. Talaga may gana. Kapag kalaban ng Ginebra dati, kinakabahan talaga ako eh. Kasi ang kukulit, lalo na si Scotty Tokmak. Ang kukulit. Kasi kagiwa dati. Yung pag ganyan ang kalaban mo, kailangan lumamang ka 20. Last 2 minutes, dapat lamang mo 20. Pag last 2 minutes, ang lamang mo isa lang, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Makulit eh. Never say die eh. Gagawin ng lahat eh. Malingat ka, lamang na sila. Talo ka na. Ganun ang demonyo. Pesky. Makulit. Gagawin ng lahat. O hindi ba't nang hindi siya magtagumpay kay Kristo? Anong sabi ng ebanghelista? At umalis siya, pero naghintay ng ibang pagkakataon para tuksuhin ang Panginoon. Hanggang sa mamamatay na lang ang Panginoon, tinutukso pa rin siya ng Diablo. Ganun ang demonyo. Kaya mahirap na pagsabayin natin yung pagiging mabuti natin at yung paggawa natin ng masama na hindi lamang na lamang yung pagpapakabuti natin. Tayo naman talaga ay may fallen nature. Talagang nandun yung hilig natin o hilig natin sa kasalanan. And I don't think mawawala yan. Nandyan lagi yan eh.
sapagkat fallen nature tayo and we live in this fallen world. Kaya nga sabi sa John 6:70, sino mang nag-iisip na wala siyang kasalanan ay niloloko lamang niya ang kanyang sarili, wala siya sa katotohanan, sapagkat talagang nandiyan naman siya ng kasalanan. Ang challenge sa atin, lumamang palamangin natin yung pagiging mabuti natin. Palakasin natin yung pagiging mabuti natin upang maiwan tambakan lamangang lubusan ang ating pagiging makasalanan. Nang sa gayon, mahirapan na ang demonyo na tuksuin tayo. At hindi yung kapag tayo kanyang tinutukso, parang kumakain na lamang siya ng bubblegum sapagkat easy pray na tayo. Totoo na hindi magtatangumpay ang kasamaan sa kabutihan. Pero ibang usapan, kapag inaalagaan mo ang kasamaan. Ibang usapan, kapag sa iyong kalikasan, pinapangatiwiranan mo yung kasalanan, inaalagaan mo, hindi mo tahas ang tinatalikuran. Bagamat tayo ay nasa estado ng pagiging makasalanan, dapat ang attitude natin ay, eh, kasalanan. Ako nagkasala ako, magsisisi ako, ayoko na nito. Dapat ganon. Hindi yung kinukonsinti natin ng demonyo na okay lang, nagpapakabuti naman ako, kaya okay lang na sumabay ka, o demonyo. Hindi pwede yun. Hindi nga ba sinabi sa atin ng ating Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, kaya kung siya ang ating pinapanginoon, wala siya dapat kakompetisyon. So isipin natin ang buhay natin. Ang isa sa magandang gauge nito, alam niyo kung ano. Araw-araw naman tumatanda tayo. Pero dapat, kapag nagbe-birthday tayo, naisip natin ang ganito. Ano na yung mga tukso sa buhay ko ngayon? Ano na yung mga nagiging kasalanan ko ngayon? Dapat, iba na ito sa noon. Kasi kapag yung tukso mo ngayon, siya din yung tukso sa'yo 3, 4, 5 years ago, hindi ka umuunlad, kapatid. Hindi ka nagbabago. Alam po ninyo, ang pag-unlad natin bilang Kristiyano, dapat pasulong, paakyat, hindi pababa, hindi paurong. At umuunlad tayo sa tuwing nakapagtatagumpay tayo sa tukso. Tandaan po ninyo, hindi masama ang tukso. Sapagkat ang temptation ay pupwedeng maging okasyon, gumawa ka ng kasalanan, pero pupwedeng maging okasyon na gumawa ka rin ng kabutihan. Kaya nga, hindi naman masama ang tukso. Kung gagamitin natin ang tukso upang tayo mas maging mabuting tao. So dapat sa ating pag-ulat bilang isang Kristiyano, bilang sumusunod kay Kristo, nag-iibang level na yung tukso natin. Kung dati may issue ka sa pera, dapat hindi kagaya ni Judas na hanggang sa huli may issue sa pera. Hindi dapat ganun. Dapat iba na yung mga tukso sa'yo ngayon. Dapat ang demonyo, ano ba naman ang gagawin ko dito? Ano ba bang tukso ibibigay ko? Dapat ganun. Hindi yung... Hindi ako nahihirapan dito. Yung tukso ko sa kanya 20 years ago, yung pa rin, nagtatagumpay pa rin ako. Hindi ka tumatanda ng pasulong at pa-improve kung gano'n. Gano'n. Tandaan natin, habang tayo nabubuhay ngayon, tumatanda na tayo. At sinasabi nga natin kapag tumatanda tayo, palapit na tayo ng palapit sa kamatayan. Pero dapat hindi maging nega ang tingin natin siyan. Dapat ang isipin natin, palapit na tayo ng palapit upang makasama ang Panginoon ng lubusan. So dapat, palapit din ang palapit ang ating pagkatao upang maging handa sa moment na yan. Ito yung sinasabi ng Panginoon, deny yourself, mamatay ka sa sarili mo. Ito yung sinasabi, so much so, ng Galatians 2:20 to end with this, that we be crucified with Christ. Upang sabi nga ni San Pablo, we can become more and more like Christ. Ampatin, patayin, lupigin sa ating sarili yung masama, palso, hindi tama sa ating pagkatao upang unti-unti tayong mamatay yung sarili natin at laging mabuhay para kay Kristo upang tulad ng sinasabi sa Galatians 2:20, dumating yung pagkakataon, hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa aking pagkatao. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ang hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango.
Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at binigay sa mga dukhang pinagbilan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siyang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kaniyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus.